Rasa menantang satu sama lain. Look at the other one. Sabi pa dyan, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. Sino nyo mga kapatid daw? Ang isang bagong buhay. Sabi dyan, hinubad na natin yung dating pagkatao. Hindi ba? Kasama ng mga gawa nito. Hindi mo ba? Sa yung bagong buhay na meron tayo ngayon, isang bagong buhay na malinis sa ating Panginoon na hindi kasama ang mga maling gawain ng dating buhay. Amen? Pero napakaluhanag mga kapatid, yamang hinubad na ninyo ay ang hinubad natin yung dating pagkatao natin kasama ng mga gawa nito, kasama ng mga prinsipyo natin, kasama yung mga simulaing aral natin, kasama yung mga tradisyon ng buhay natin na kung saan-saan tayo sumasamba. Amen? Kung sino-sino nilulukuran natin, di ba ba, yung buhay na dati nyo, kasama lahat ng mga pamantayan, lahat ng prinsipyo nyo, kasama ang dinubad natin na. Ngayon, yung mga gawa na yun na inalis natin, yun yung pinapalitan ng bagong aral na galing sa ating Panginoon. Amen? Ayun po ba? Dati lumuluhod ka sa Diyos-Diyosan eh. Di po ba? Iniingatan mo yung mga santo sa loob ng bahay mo eh. Di po, ganun di ba? Ganun na dati mo gawin. O na maging Kristiyano ka, anong ginawa mo? Di ba hindi mo na ginagawa yun? Di po ba? Inalis mo na sa bahay mo. Hindi ka na lumuluhod doon. Kasi kasama lang nawala sa buhay mo yung mga bagay na yun. Kasi meron pa na isang bagong buhay ang niluluhuran mo na yung Diyos na Espiritu na nasa langit. Amen? Amen po ba? Doon ka na tumatawag sa langit, hindi na sa rebulto. Kasi meron ka na isang bagong buhay. Amen po ba? Kasama ng mga gawa, hinubad na, inalis na ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. Amen? Ngayon, inalis ni Kristo. Ikaw naman, ipinabalik mo. Hindi po ba? Isang ganun nangyayari. Inalis ka na nga ni Kristo dyan sa buhay na yan. Ipinabalik mo naman yung buhay mo sa dati. Anong tawag sa'yo? Nakikipag-away ka sa bagong buhay na nagmumula kay Kristo. Amen? So, wag tayo makipag-away sa ating Panginoong Diyos. Kapag hinubaran tayo ng Diyos ng mga masamang gawain, hindi ba, hubarin natin, kapag inaralan tayo, sinuputan tayo ng Diyos ng bagong aral, isuot natin, amen, at yun ang gamitin natin sa buhay na meron tayo. Kasi pinapabanal ng Diyos ang buhay na yan. Hindi po ba, inaayos ng Diyos ang buhay na yan. Pinapaliwanag ng Diyos ang buhay na yan. Amen? Ginagawang karapat-dapat ng Diyos ang buhay na yan. Sa pamamagitan ng paghubad sa mga masamang gawain at sa dating buhay na dati natin yung pinamuhay at nilakaran. Amen? Ewan po ba? So napakasarap aralin ng bagong buhay. Napakasarap aralin ng isang bagong buhay na nagmumula sa ating Panginoon. At dito sa buhay na ito, siguradong magtatagumpay tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Ito ang isang buhay na kayang lumaban sa lahat ng mahirap na bagay sa ibabaw ng sanggulungan. Amen? Kung dati umiiyak ka sa problema, di po ba? Dahil ikamatay mo ang pag-iyak mo sa mga problema. Pero kapag naging Kristiyano ka, iiyak ka sa kagalakan at katagumpayan ng buhay mo. Amen? Hindi na sa iyong iyak ay hindi na sa paghihinagpis. Hindi mo ba? Kundi ang iyong iyak ay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil sa kaligayahan nararamdaman mo. Yun ang pag-iyak ng mga Kristiyano. Umiiyak sila sa kagalakan. Umiiyak sila sa katagumpayan. Sa kagandahan ng kanilang mga buhay. Umiiyak sila sa mga pasalamat ng ating sa ating Panginoon. Amen? Yan ang Kristiyano. Dito ba? Pinapalitan yung dating prinsipyo ng bawat isa. So, and lastly, sabi pa, at nag-tiis na ng bagong pagkatapos, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Amen? So, paano tayo magiging ganap? Sa pamagitan ng mga aral, ito ba, ng ating Panginoon sa Kristo, sa pamagitan ng larawan ng ating Panginoon sa Kristo, ang larawan ng buhay na maka-Diyos, diyan tayo nagiging ganap, diyan nababago ang ating mga buhay. Diyan tayo nagkakaroon ng kasiguraduhan sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Isang bagong buhay na inahangad ng marami. Ito ba? Isang bagong buhay
na gustong-gustong maranasan ng marami. Hindi mo ba? At yung buhay na bago na yan ay malaon ang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. At matatagpuan mo lang yan sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Yung bagong buhay na yan na hinahangad ng marami. Amen? Bagong buhay, punong-puno ng katagumpayan, kasiyahan at kasaganaan. Sibabaw ng isang napakagulong sanggulungan. Amen po ba? Sa malakas na palakpak sa ating Panginoon.